sound, no? Come back to my YouTube channel. Pag-usapan natin ngayon yung connection ng speaker. Na isang speaker na 8 ohms, ikakabit natin itong 4, 8 ohms pa rin ang labas. Kasi yung amplifiers na mga integrated o kaya power amplifiers, na yung factory nagpapa ano yan na 8 ohms talaga yung speaker impedance nila. Ito papakita ko sa inyo. Ayan, no? 8 ohms talaga yung 8 ohms yung speaker impedance. Importante dito yung impedance ng isang amplifier. Ngayon ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-connection sa apat na speaker. Pasensya lang kayo dahil yung speaker natin hindi pas kilaki-laki, no? At saka hindi rin parehas yung wattage, pero kung gagawa na kayo dito sa tower na box na ginagawa ninyo, yung tower ba apat yung speaker, yan ang uso ngayon sa video case sa indoor, siguraduhin nyo lang na yung wattage ng speaker parehas, no? Para tapos yung ohms parehas din. At saka yung magkabit kayo ng speaker, kailangan ng wattage. Mas mataas yung wattage ng amplifier kumpara sa speaker. Pwede na rin yung 30, halimbawa 1000 watts ang amplifiers, hindi na kayo malampas sa 700 watts sa speaker. Huwag nyo nataasan yung wattage ng speaker sa amplifiers dahil magka-cut out yung overload relay ng amplifiers, mabigat para sa kanya. Hindi lang wattage, ito yung connection natin, importante. Ohms kasi ito eh, ito importante din. Kaka-cut off din ng overload relay nito kung hindi tama yung ohms na in-speaker impedance ng amplifiers. Ngayon turo ko sa inyo, may tester tayo dito. Kasi ito yung tester natin, pasensya nyo lang dahil hindi masyadong perfect, no? Ngayon naka-sitting tayo sa times 1, ibig sabihin ito sa taas na to, puro ohms yan. Kung tumapat dito, ito ay 5 ohms, 10 ohms, 20 ohms. Ito 8 ohms kasi ito, pero hindi mapiperfect dahil sa tester natin, ano? Hindi kuha ng battery. Ang 8 ohms dito yan, tatapat. Dito 5. Dito yung banda, no? Malapit dito. Ngayon, isukat natin, no? Naka times 1 yung tester natin. Dali lang, no? Ayan, no, parang 6-7, no? Parang ganun na, no? 7 ohms na yan, no? Bawat speaker yan, ganun yung ohms ng speaker, no? Ngayon, itong 8 ohms na to, ikukunikta natin to yung 4, gagawin pa rin natin itong 8 ohms. Ito yung parallel connection. Ituturo ko sa inyo kung paano ang may formula kasi ito, eh. Ito na, lagyan ko na ng polarity, no? Pula yung positive, negative, itim. Ngayon, ipapaparel natin ganito. Positive. Ito yung parallel connection. Pero nag-iiba yung ohms dito kung iparallel mo. Yung kasing formula nito, nakadivide eh. Yung given natin, 8 ohms. Ganito. Dalawang speaker, i-divide natin sa 2 yan. Yung total yan, 4 ohms. Ngayon, ang total nito, 4 ohms ang labas ng dalawang parallel speaker. Ngayon, titesting natin sa tester para makita niyo yung kung tama ang sinasabi ko. Ngayon, nakaparallel na yan, magiging 4 ohms na to. No? Dahil ito yung formula, divide 8, ang given na number, 8 ohms, number of speaker, nagiging dividend siya, divide 2, equals 4, ito na yung 4 ohms na yung total. Ititesting na natin dito. Ayan, o. Oh. Nakita nyo, lapit na sa... Oh, malapit na. O, oh, ayan na, 4 ohms na yan, o. Oh, yan. Pasensya na sa tester natin dahil medyo luma na, eh. Ayan. Ayan, pakita ko lang, o. Oh. Ay, nakalapit lang sa 5 dahil hindi perfect eh. O dahil nakaparallel yan, yung formula natin, divide dyan, no? Sa series naman, ano ko rin to, yung series kasing connection natin, pula at saka itim, yung nakasiris. Ito naman, ito yung pula natin pupunta na sa amplifiers, no? Sa positive na amplifiers, at ito yung itim pupunta na rin sa amplifiers.
ang formula nito, times naman, yung given kasi 8 ohms, ganun 8 ohms, yung dalawang speaker, i-times natin sa 2 yan, equal 16 ohms yan. Ito na ngayon yung 16 ohms. I-testingan natin sa tester, ano? Papalo yung hanggat dito. Papalo yan, hanggat dito yan. Okay. I-tester natin. Ah, yan o. Oh, yan. Kasi hindi perfect, eh. Oh. I-tester natin, eh. O, oh, kapit ng 20 yan, oh. Pero parang dead dito na yan, eh. Oh, kung bago ito yung tester natin, papalo ng 16 ohms yan kasi naka-series. Eh, ganun yan. Ngayon, yung inaano ko sa inyo, ituturo ko sa inyo, itong apat na speaker na to, gagawin pa rin natin 8 ohms to. Yung requirements ng amplifiers ng speaker impedance, 8 ohms. Ang maganda dito, itong dalawa, ito, bahala na yung malakit saka maliit, no? Parehas mo lang ohms yan, eh. Ipapaparallel natin to. Ipapaparallel natin to, no? Ito gagamitin natin to sa tower na box na design, no? Apat yung laman ng sound box, yung tawag nga yan, tower, yan ang uso. Kayo, nakaparallel na yan, no? At saka yung dalawa na to, paparallel din natin to. Positive to positive. E ngayon, dahil ito na to, nakwinta na natin to, no? Nakaparallel, nakadivide to. Yung total yan, 4 ohms. Ito, 4 ohms na to isa. Pero yung bilang natin dito, isang speaker na lang itong dalawa dahil nakakonekta na, no? Ganun din itong isa nakaparallel. Purong 4 ohms na to dahil testing na natin kanina. Ngayon, gawin natin to series, yung connection. Itong nakaparallel at saka itong nakaparallel. Gawin natin series to. Ito yung negative, ito yung positive. Kukonekta natin to positive, negative. Ito na ngayon pupunta sa amplifiers nyo. Ito. Kung kititestira natin to, 8 ohms pa rin to. 8 ohms pa rin to. Ayan na sa tester. Ayan o, 10 kasi ako yan, gumagalaw eh. 9, ganun o, 8 ohms. Nakita nyo, 8 ohms yan. Apat na speaker, nagiging 8 ohms pa rin. O, nakita nyo yan, nakita natin sa tester yan. Ito yung gusto kong malaman nyo, na kung gagawa kayo ng tower na box, ang laman apat na speaker, kaya dinidemo ko sa inyo kung paano pag yung 8 ohms na bawat isa, paano connection ang labas niya 8 ohms pa rin para ang requirements ng amplifiers natin ng speaker impedance 8 ohms makukuha natin para hindi masira yung amplifiers natin. Okay na? Ito do drawing ako ulit para na hindi niyo na makalimutan. Itong apat na speaker yung do-drawing ko. Ngayon, naka-sound, no? I-do-drawing ko to para hindi nyo makalimutan. I-download nyo sa cellphone nyo. I-do-drawing ko kung paano itong connection, no? Gagawa tayo ng speaker. Ito yung speaker. Sorry na lang sa drawing ko, no? Gagawa tayo ng speaker. Ngayon, dito sa kanan, ito yung positive, ito yung negative. Ito yung positive, ito yung negative. Positive, negative. Positive, negative. Ngayon, yung tinuro natin, ito na yung diagram natin, no? Positive, negative. Ikukoneksyon na natin ngayon yan. Oh. Dito yan, kukoneksyon natin yan. Yan. Tapos, itong naman ang negative. Ito yung sign ng disconnection, ha? Hindi na yan din nakakonek yan. Disconnection yan. Dito yan pupunta rin sa negative. Yan, parallel. Ito na yung parallel, ano? Dito sa kabila, gawin natin. Ah, gawin na natin ulit yan, ha? Positive to positive. Yan. Negative to negative. Ah, okay na, no? Ito na ngayon yung, dahil nakaparallel, ito na yung positive natin. Ito na yun ang negative natin. Oh, ito rin, ito isa kabila, ito rin yung positive. Ito na rin yung negative. Positive, negative,
positive, negative. Ito nagiging 4 ohms na to ngayon dahil nakaparallel, no? 4 ohms na ngayon yan. Isi-series na natin to. Yung kanina din demonstrate natin, isi-series na natin, lalabas rin 8 ohms pa rin, ano? Negative, ilagay natin sa positive. Ayan. Series connection na yan. Ito na yung positive natin pupunta sa amplifiers. Ito na yung negative natin pupunta rin sa amplifiers. Positive, positive. Pupunta na ito ng amplifiers. 2 amplifiers, no? Ayan. Okay na, nakuha nyo na siguro yung explain ko, no? Ito, 8 ohms na ito ngayon. 8 ohms na ito ngayon, yan. Pwede nyo na maikabit ito sa required ng speaker na 8 ohms, speaker impedance. Kasi importante ito impedance, eh. Pag mali yung impedance, connect ka lang ng connect ng speaker, hindi mo alam nag 2 ohms na pala, yung amplifiers mo hindi nag-required ng 2 ohms speaker impedance, mag-overload dyan. Ma-overload yung speaker amplifiers mo. Kung nag-required ng 8 ohms, gagawin mong 8 ohms. Kaya ito, didedemo ko sa inyo kung paano to yung apat na speaker na bawat isa 8 ohms, paano i-connection na ang labas niya 8 ohms pa rin. Yan. Alright. Okay? Bago tayo magtapos, no, huwag niyo kalimutan muna i-subscribe at saka i-like niyo at saka i-pindot niyo na rin yung notification bell. Kasi may part 2 pa to, eh. I-demo ko pa sa inyo kung paano hahanapin natin yung polarity ng speaker. Sa part 2 na lang, ano? Sabay-bayan nyo lang. Kapindot nyo rin yung notification bell. Okay, mga ka-sound, siguro naintindihan nyo na rin yung explain ko. Ito, ipopokus ko sa inyo yung ano, no? Yung schematic diagram, no? Lagyan ko na ng T2 mic yan para wala copyright, no? Okay, parang walang copyright. Lagyan natin ang pangalan niya, ha? I-download nyo ito sa cellphone nyo. Tapos, i-review nyo. Kung magkakaroon na kayo ng tower na soundbox, apat ang lalagay nyo, hindi na kayo mahirapan. Nandito na yung dininimo natin sa inyo. Okay, sound, thank you. At sa sunod na video, may part 2 pa to para pag-usapan natin yung speaker, kung ano yung gamit at saka paano gamitin. Mga ka-sound, thank you.